Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin, we got 35 minutes after 1 o'clock. Today is Monday, October 28, 2024. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines, this is OFW Emotion, serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The jam is here! OFW Abian mo jam, abian mo jam. DJ Jam. Thanks God, Monday, October 28, 2024. Sinasabi ko na, medyo manaya-naya, no? Ang hapon, medyo mainit-init na, medyo makulimlim.
Masarap mag ano, masarap maglumlum. Kung sa inyo po, na-view po ninyo ako ngayon, no, sa DJ Gel, maswerte kayo. Ako hindi ko ma-view. May problema po yung page natin. Kagabi pa po ito, kaya kagabi hindi ako nag-live, na. Pero visible po tayo, napapanood po tayo sa OFW Emotion. Pero ayan na, may mga nagko-comment, ah. Andiyan, ah. Pero kung ako hindi ko ma-view, no? O, andiyan nga si Gina Buo to. Mula sa Murong Rizal. Andiyan pa ako kanina sa Murong Rizal. Kalimutan ko, taga-andiyan po pala kayo, no? Gina Buot. Ayan, visible na rin, andiyan si Cassie Ken, no? Napapanood tayo sa ibang bansa, sa ibang lugar, ha? Pero sarili ko, hindi ko napapanood. Kagabi pa po ito, no? Huwag kayo mag-alala, no? 24 hours siguro, babalik na. Dati ganun din yan. Samahan niyo po kami hanggang alas 3:30 ngayon pong hapon ng Lunes. Sa mga gusto pong sumali, i-PM niyo po ang inyong pangalan, edad at saka lugar, kung saang bansa, probinsya o saang planeta po kayo ngayon, eh. Sa mga gusto pong sumali sa Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Kailangan lamang po maganda signal ninyo, no? Huwag po kayo gumamit ng Bluetooth. Yung earphone na lang, no? Yung para sa tainga. At saka yung phone, yung may ganyan, yung may mic. Para may adjust po natin. Pwede po natin mailapit kung mahina ang boses mo. O pwedeng ilayo kung overmodulated naman, no? O kung di maintindihan, no? Ang boses po ninyo. Pero kung Bluetooth kasi, mahihirapan tayo. Kasi dito po yung mic. Dito po yung mic niyan, sorry. Dito po yung mic niyan, sa tainga mo. Masigup pa niya yung mga maingay sa paligid kaysa sa busis po ninyo, ha? Sige. Di po bali, ha? Kasi may problema nga po itong ano natin, yung page natin na ito. Kagabi pa yan. Hindi ko nga nakikita yung laman niya, eh. Happy birthday nga po pala sa lahat po ng mga may karawan today. Happy birthday. October 28, 2024 na. At silipin din po natin ang ating Christmas countdown. 57 days, 10 hours, 16 minutes bago ang Pasko. Christmas. Merry Christmas Advance! Happy New Year! Merry Christmas! Comment nyo nga po down below, no? Sa baba, no? Ang inyong mga comment nga po ninyo kung taga saan kayo ngayon. Kung sino lang yung ma-reach natin. May mga bansa po kasi na naka-ban tayo or naka-block, no? Yung videos or ang ating we call ang ating page, na. Ayun. Nanonood ngayon taga planetang Mars, oh. May nag-comment taga planetang Mars, ha. Nanonood pala sa atin, eh. Ito na po, ano, Lunes na Lunes, mga kakasama po natin ngayong hapon. Si Lely, pagkatapos, aba, naka-private siya yata yung boy manager. Hindi makita. Ito na nga po yung sinasabi ko, eh. Yung features kasi ng mga application ngayon na lumita. Na, yung uso, yung lock profile. Yung may mag-friend request tayo, tapos naka-lock profile siya. Kabahan ka na, eh, no? Parang hindi ikaw yung scammer, parang siya.
Ito din sa Imo, sa hotline natin, no? Yung mga nagpapaline up, nakalock yung profile. Parang kabahan kayo, baka tunay po ba ito? Hindi, baka lalaki itong sa totoong buhay. Pero babae, yung sexy yung profile, oh. Profile lang po kasi makikita mo, eh, no? Minsan edited pa. Kabahan ka, no? Unlike sa'yo na ikaw, kahit din naman po yan, public talaga yung profile mo, pero yung mga picture ba, yung profile picture mo, ma-view talaga nila, di po ba? Oh. Hmm. Malalamat, malalaman. Yung tipong naka-blue badge na, tapos naka-lock profile pa. Nag-Facebook ka pa. Pero di po ba pag naka-blue badge ka, nagbabayad ka nun? Tulad po nitong sa digital page na to, nagbabayad po ako ng 430 yata. A month yan eh. Oh, kasi parang para maging trademark na rin, no? Sigurado na sa akin nanggaling yung mga videos, no? Hindi pwede kopyahin ng iba. Sila yung makaka-copyrights. Parang ganun. Kasi yung iba, dinadownload nila yung videos natin, content natin. Tapos in-upload nila sa ibang platform na rin, no? Hindi lang sa Facebook, kundi sa YouTube. Mas na may meron pong blue badge tayo, sigurado na, no? Kahit pa paano. Ayan. Sige, standby lang. Inaayos pa ho ni manager itong mga guest natin ngayon. Naghahanap sila ng mga... yung tipong naghahanap sila ng sweetheart, pero ayaw nila ng gulo ng buhay. Ayaw nila ng isturbo. Kaya naka-lock profile sila. O di ka naka... Ay, maluoy ka. Di ba mag-asawa ka? Automatic magulo buhay mo yan? May paglalaanan ka na ng time, may mga labit na sa'yo paggabi. Isturbo. Hmm. Sige, hindi pa po si Sir marunong mag-ayos ng account niya. Hindi siya marunong mag-public. Pansamantala, pwede po ninyo i-public muna yung account mo, sir, no? Pag okay na mamaya usapan ninyo, na-ere ko na kayo private mo ulit, no? Pepper de Campo, good morning! Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, dyan. Sa mga nagla-lunch po dyan, ha? Si Jilay, oh. Dala-dala ko yung anak ko ngayon. Si Lunes, dala. Jilay, come here. Lay. May baon siya, Skyflix. Nililibang niya sarili niya sa ngat-ngat ng Skyflix. Wow daw, Buyami. Ayun po, no? Mga taga-Bicol. Visible tayo, ah. Ako lang yata, and ako lang po yata hindi makakita ng sarili ko sa live ko, ah. Pero kayo, napapanood ninyo kami, ah. Kagabi pa po yan, ah. Oh. DJ, daming silent viewers. Panay may isid sa akin. Di ko nga makatanggap ng friend request kasi nakalock. Ayaw ko ng sakit sa ulo. Ayun na nga, halos karamihan ngayon. Nakalock profile sila. No? Ikaw na hindi na nakalock profile. Pag may nag-request tayo na nakalock profile sila, parang ikaw ay kabado, di ba? Kabahan ka na. O, baka mamaya... Ano yan? Baka ikaw yung scamin. Pero ginawa yan ni Meta na ginawa po niya yan para iwas scam daw. Ha? O, ikaw, hindi ka ma-scam. Kailangan mo i-lock yung profile mo. Ganon. Okay na rin, no? Diba? Kasi hindi madadownload ng mga scammer yung mga picture mo para gamitin nila sa kalokohan nila. Yun yung purpose, eh.
Hindi nila makukopya yung mga picture mo kasi kung ano ka, kung public figure lalo. Tapos kinukuha yung mga ano mo, yung mga picture. Tapos gawan ka ng panibagong account. Tapos yung account mo na yun, mang scam na hindi mo alam. Diba? Pero sa panahon ngayon, mula nung nagka-AI, ito na nga po uso ngayon. Diba si Chinkitan? Si Chinkitan. Kilala po ninyo yan sa TV5. Tapos may YouTube channel yan about sa mga paano kumita. Investment. Ganun siya. Kita mo, maraming naloko dahil kinukuha yung mga picture niya. Tapos, busis niya rin talaga mismo. Yun nagsasalita. Busis niya talaga mismo, pero hindi siya yun. Kinumpirmar niya na po yun, no? Hindi siya. AI kasi. Kahit ikopyahin lang yung video mo nun, tapos ipagaya mo dun sa AI, kahit anong sasabihin mo dun, itatype mo, busis mo na yung nagsasalita. Siyempre yung mga followers mo, mga big demay, no? Pero tingnan nyo yung ano, yung URL. Check nyo talaga. Minsan, baka hindi sila yan. Tingnan nyo po yung source. Yung talagang mismong, kunyari, Facebook o YouTube. Tingnan nyo po mismo yung pinanggalingan. No? Kung talagang verified po ba yan. Totoo po bang maraming followers yan. Yan talaga yung channel niya o Facebook page niya. Kasi minsan, akala nyo siya na talaga. Pero hindi pala. Akala mo kayo na. Pero hindi pala. Oh, ito na po, nasa linya. Balikan po natin si Lily pagkatapos si Mr. M. Sir, wala po kayong upuan dyan para hindi po kayo libot ng libot ba? Maka-steady lang po kayo, maka-relax kayo habang kausap mo to si ma'am. Para di mo na hawakan yung cellphone mo. Ma'am Lely, saan po kayo ngayon ma'am? Okay lang, hawakan ko. Hindi nga okay sir kasi malikot eh. Okay lang kung hindi mo ilikot sir. Okay. Ma'am Lely, saan po kayo ngayon? Ma'am Lely. Inchika, Lee. Ma'am Lily. Hi. Ma'am Lily. Wala akong sigur. Hello po. Hello po. Hello po. Saan planeta po kayo ngayon, ma'am? Mahina po signal nyo. Ala. May na signal niya, Didi Jill. Kaya nga po eh. Ma'am Lely. Hello po, Jay. Kumusta po kayo? Okay lang. Ito. Gumagalaw. Ikaw po, ma'am. Kamusta? Yung signal mo, hindi okay. Okay lang po. Okay ka, pero signal lang pala. Hindi okay signal ko? Opo. Kung okay nasa... po, signal ko sir. Kung nasa labas po kayo ng bahay, siguro, ano po ha, pwede po kayo lumabas muna, ma'am? Para maganda signal mo. Data po bang gamit ninyo? Ako nga, nasa labas eh. Lalabas ako? Opo. Eh, maliwanag, sir. Natural, araw. Maliwanag nga po dyan sa loob, madilim, ano eh. Huwag po kayo tumalikod. Huwag po kayo tumalikod, ma'am, sa maliwanag. Huwag po kayo tumalikod sa bintana. Sige, try na lang po ninyo mag-usap, no? Try nga po ninyo mag-usap. Lapit ka sa may balcony, sa may balcony. Balik ako sa balcony. Okay, fine. Yeah. Steady lang po yung kamay, ma'am, para di malikot. Usap nga po kayong dalawa, subukan lang. Timer start, pasok. Hello, madam. Hello po, sir. Taga saan po kayo, sir? Taga Negros ako, pero sa... Ngayon, dito ako nag-work sa Mindanao.
taga Mindanao ako. Hindi ako taga Mindanao. Napunta lang ako dito kasi pinsan ko engineer kasi yun mula yun ang amo ko, pinapapunta ako dito. Ano po ba siya? Babantay lang ako dito sa compound niya. Para ko ang na rin. May asawa na po ba kayo? May anak kayo? Single dad. Two kid. Single dad. Kayo naman, sir. Ikaw ba? Kayo naman magtanong, sir. Ikaw ba? May asawa? Single mom? Ano? Yes, okay. Walay na ako. Walay. Walay. Nanobert yung headset ko eh. Yan pala. May legacy kayo sa Bluetooth eh. Yung mga signal nyo eh. Ang taon na kayo walay? Almost 10 years. 10 years. Medyo matagal na. Halos. Ah, mas wala ako. Ako, 2000. OFW ako kung ito lang ng October 4. Ilan taon na po kayo, madam? 51. Saan lugar kayo ngayon? Bulacan. Marilao, Bulacan. Ah, Bulacan. Bulacan. Makapagtrabaho ako dyan sa... Pero sir, yung nakalagay dito sa pangalan mo, Manila Boy. Akala ko taga Manila po kayo, dito kayo sir. Saan po kayo ngayon? Sa... Tagal. Sa Manila ako nagtrabaho ni Jigel. Pinapunta lang ako dito ni pinsan ko. Ah, okay. Pero ko sa Manila, ni Jigel, doon ko naging regular sa trabaho. Iniwan dahil dito sa pinsan ko, nanghingi ng tulong. Wow. Oh, kailangan niya presensya mo, ganun. Oo. Businessman kasi siya digital eh. Tapos, parang may nahingi sa kanya ba? So, ginawa po kayong personal bodyguard, ganun? Oo. Pinsan ko rin. May kasama rin ako, pinsan ko. Galing kami ng Manila. Luzon, Visayas, ano na nga ito eh. Luzon, Visayas na ito eh. Ma'am, tanong ka na. Ano po yun, sir? Magtanong ka na. Ako magtanong? Ay, natanong ko na. Ilan anak mo? Wala ka anak? Dalawa. Andun sa nanay. Dalawa. Pero sinusuportahan ko naman. Nag-aaral pa yung isa eh. Ilang taon na po kayo, sir? Ano na ako? Nasa mga 50 na ako. Mga 50? Mga... Di nga. Si ma'am mga sa 50 din eh. Sabi niya, 51. 51. 51 din po kayo. Wala pa. Ah, wala pa. Matanda pa ako, DJ. Isang taon lang. Hindi naman halata. Hindi naman halata, oh. Nugay, daga niya. Alam, DJ, alam mo, lagi ko pinapanood yung programa mo. Nandun pa ako sa Saudi Arabia. Karakadlawi lang, sir, ah. Nag-Saudi ka pala dati. Lawi ko lang noong October 4. Bago lang. Magwapa akong wala mag 1 month pa lang. Hindi ka na babalik? Hindi na ako babalik. Mag-asawa ka na lang. Nag-anak na ako ng asawain. Tanda yun. Ako rin, nag-anak din ako ng asawa eh. Sabi na kay Gigi, kaso may ina yung signal ko doon sa Saudi Arabia eh. Tinawagan ako ni ma'am pero hindi ako nanak kung may ina yung signal ko. Saan tayo? Nag-anap din ako ng asawa eh. Tagal na, matagal na kasi. 2010 pa ako, wala.
Yung asawa ko nasa ano, nasa Brunei, pero may pamilya na. Kasal kayo? Kasal, pero ano, okay na. Nag-usap na kami para wala nang away. Ah. Gulo na lang. Delikado yun. Pagkasal eh, di ka pwedeng mag-asawa niyan. Ha? Hindi pwede mag-asawa. Depende po yun sa asawahin ko. Depende yan sa'yo, sir. Depende yan sa'yo, sir. Pwede, pag nag-asawa ka, pwede ka pasampa ng... Ano, eh, di sana ako na nagsampa sa kanya. Ah, may asawa ba siya? May asawa na rin ba? Ha? Wala yung aking kausap. Hello, ma'am? May asawa na rin ba? May tumawag eh, NT. Sino tumawag? Oh, kita mo, baka tumawag na siya, ma'am, ha? Ngayon pa lang na may kausap ka. Depende sa asawahin, sir. Ah, kung meron ng iba yung asawa mo, eh, siguro po, baka pwede na. Kasi, parang nawala yung boses nyo. May tumawag nga po kasi sa inyo, ma'am. Sir, may tumawag kasi sa kanya, kaya nawala yung boses mo. Ay, sa akin po ba, Mayina? Kasi pag lumabas ako, Sir DJ, sobrang liwanag. Ma'am, i-cancel nyo nga po muna, sir, yung tawag, sir. Tatawagan po natin ulit. Sige. Apo. Sige po. Mm-hmm. Sige po, sir. Baba nyo po muna. Ma'am. Baba nyo po muna yung tawag kasi hindi na tayo... Patay na, DJ. Patay nyo muna. Cancel mo na, DJ. Opo. Parang makatawag ako ulit. Mayin kasi, na talaga, DJ. Kasi hindi niya tayo narinig, sir. Ma'am! Ganon, DJ? Papatayin ko na? Okay, DJ. Call again. Wait lang ma'am. Hintayin niyo po ako tatawag. Kasi may tumawag, po kasi sa inyo kaya di niyo ako naririnig. Okay po, sir. Okay po. Sige, cancel niyo po muna para makatawag tayo kay sir. Mag-abiso po kasi kayo sa mga asawa niyo na maghanap na kayo pamalit. Hello. Sino po ang tumawag, ma'am? Sino po tumawag? Hello po, Sir DJ. Sino po? Pogi talaga ni Sir DJ. Sino ang tumawag? Pogi talaga yan. Pogi talaga sira. Yan. Sino ang tumawag, ma'am? May jowa ata to, DJ. Kaya nga po eh. Baka yung ex niya, yung asawa niya, kita mo, kausap ka pa lang, sir. Medyo nang gugulo na, ha? Paano pa kayo kung magsama na kayo? Oo, paano kung kami na niyan? Oo. Patay tayo dyan. Ma'am, sino pong tumawag? Si ex mo? Ayaw sabihin din si Jill, ha? Madam! Hello po! Ma'am? Saan nilulipap ko, manager? Bit-bit po yun ang Jill. Wala na, natirik. Hello, ma'am. Walang boss. Wala pa akong boss, DJ. Meron na po. Magsalita po kayo. Meron salita na? Ka na, ma'am. Opo. Okay. Matigulang, hindi na yun na. Ano? Sino po bang tumawag, ma'am? Eh, kasi may tumawag, sir. Ano, talk and text? Hindi naman pwede. Ho? Hindi na sinagot yung talk. Tumatawag ang talk and text? Alam ko, nagtitext lang po yun sila, ma'am. Tay tayo, may jowa. Ito, digital. Wala akong jowa.
Kaya nga ako sumali dito eh, baka dito ko matagpuan yung forever ko. Kasi hindi kami forever na asawa ko eh. Eh, matagal ka sa sa Saudi, ma'am. Hindi po kayo nagka-boyfriend. Sa ganda mong yan, matagal ka sa abroad. Sir DJ Saudi, hindi ako nakakalabas. Wala kaming day off. Opo. Kahit sa online po, ma'am. Tawag-tawag, wala. Ay, marami. Pero mga scammer naman. Hindi naman siguro lahat. Ano yung namimira lang yan siguro. Mm-hmm. Marami scammer. Tapos iba naman, may ibang layo, malilibog. Ayun naman hanap ng ibang babae. Lalo na pag matira. Alam mo marami yan, mga ibang lahi, mga Pakistani, Indian, malilibog yan. Nilalabas agad yung mga ari nila. Parang masabihin mga seryoso, may scammer talaga yan. Ano po yun, may na-entertain naman po pala kayo, ma'am. May na-entertain kayo na mga ibang lahi. Tapos kung mag-video call na kayo. Marami sir DJ. Marami ako na-encounter sa Saudi Arabia mga video call. Una, hindi sila malibog. Oh. Pero pag medyo ano ka na, many months ka na, or 1 week, 2 weeks, yan, lumalabas na yung mga ugali nilang malilibog. Pero si boyfriend mo na po yon? Oh, boyfriend ko. Pag alam ko na malibog na siya, iniyaya niya ako, ayoko. Ala, bakit ganun? Boyfriend, kaya nga ka minahal, kasi nga ginusto kanya, kasi L nga na L talaga sa sayo. Magtaka ka noon kung hindi siya L na L sa'yo, tapos kayong dalawa. Ayoko ng yung cellphone DJ, gusto ko yung personal. Aba! Aba! Ayaw niya yung magpapakita sa cellphone. Siyempre maganda yung sasakit lang kayo. Personal. Sasakit lang kasi ma'am, pusa naman na. Pilipino, marami rin ako na ka-LDR na Pilipino. Yun naman po pala eh. Oh, te. Pero nga, sir nga. Pwede. Iba pa rin. Wala akong boses. Meron na ah. Oh, meron naman daw. Wala akong boses. May tumawag na naman? Token text? Hindi na ako maniwala ng token text. Patay tayo dyan. Ba't wala akong boses, PJ? Humina po ang boses mo. Meron na, PJ? Meron po, pero mahina lang. Konti? Po, opo. Bakit konti lang? Hindi ko po alam sa inyo. Kumbot sa langaw. Ba't mahina? Andito naman. Hindi, naririnig. Narinig naman, sir, no? Sa akin, naririnig ko. Medyo mahina. Yung boses mo humina. Tapos, yung pandinig mo humina na rin. Mahina kasi may tumatawag. Ganun eh, pag may tumatawag. Bluetooth ko yung sus niyo eh. Okay na, DJ? Okay na. Huwag po kasi kayo gumamit ng Bluetooth. Ay, Bluetooth. Mahina talaga yun. Hindi kasi ito, DJ. Ginamit ko Bluetooth para ano, dito sa may tilinga ko ba? Lobat na. Huwag kayo gumamit ng Bluetooth kasi marami pong nagkakasakit dyan, ma'am. Maraming mga gumagamit ng mga Bluetooth, pumuputi yung mga buhok nila. Ito talaga pag tumatanda, mabuti na buhok. Hindi, kasi ano daw pa yan, nakakapatay daw ng mga selula sa ulo. Radiation, napakalakas niyan. Tapos hina pa signal mo. Hindi, malakas naman yung signal. Okay na, pero okay na yung signal ko, DJ. Okay na, sige. Sige. Paano tayo magkajowa dyan? Walang signal. Yung signal dapat una. Oo. Unahin mo muna yung signal. Ang kami ng signal ko, kaya lang yung Bluetooth ko, pinatay ko na. Pogi ni DJ talaga. Taken na po ako, ma'am. Isi-share, hindi. Wala available yan, oh.
Sir, may nagmay-ari na diyan eh, DJ Gilda. May-ari na kay DJ, pero talagang pogi, maraming naghanga diyan sa programa niyo. Ah, sa programa lang naman po 'yun, ma'am, sa program. Ganun talaga, natural yang may hanga-hanga, pero lilipas din 'yan. Oo. Kanina nga crush kita eh. Kanina unang kita ko sa iyo, crush kita, pero nung tumagal parang hindi na. Ganun talaga 'yun, ma'am. Hanggang hanga lang. Hanga lang. Pero sir, ano? Ikaw ba talaga binata? O binabinataan lang? Single dad nga eh. Mayroon bang single dad na binata? May anak na. Pero wala, asawa kasi wala eh. Kasi siyempre pwede naman sabihin wala kang asawa, marami nangyayari dito kay DJ na, uy, meron palang asawa kasi wala naman. Hindi ako ganun. Yung iba siguro, pero ako hindi ako ganun. At saka pangalawang sali mo na po ito, sir, no? Pangalawa, pangatlo? Ngayon lang po. Ah, ngayon lang? Kasi nung una, walang signal eh. Ah, opo. Inesting ako, walang signal. Kaya hindi natuloy. Kaya baka ngayon talaga si ma'am talaga yung pa... Ngayon talaga dito, hindi natutuloy, ano? Opo. Ngayon natuloy na, baka kayo na talaga... Kaya na ako doon sa Facebook ni DJ Jill. Hindi man ako na, ano, sa Facebook ba? Oo. Ah, hindi ka nasala. Nag-download niya ako ng... Nag-download niya ako ng emo. Ito, may emo ka na nga. Ito nga emo, ginagamit ko emo. Paano yan, ma'am, kung magkatuluyan kayo ni sir, babalik pa po kayong abroad, ma'am? Mag-abroad pa ako? Depende. Huwag na. Kung kaya dapat pala, nag-negosyo ka na lang. Wala nga ni-negosyo kasi ano, yung 5 years ako sa Saudi, pero ano, every 2 years umuwi ako. Eh, my mother is sick, medical, kaya walang ipon, siyempre. Sa ngayon, anong pinagkaabalahan niya dyan ngayon, sa ngayon? Wala nga, nakaupo lang ako, naghintay ako ng hulog ng langit. Pensionada. Pensionada ka pala. Kaya nga ako naghahanap. Naghahanap ako ng forever. Ano yung paano kung mahanap mo wala ring trabaho, difference? Ayun lang. Kung ganun din ang mangyayari na wala na nga ako, wala pa rin yung magiging ano. Paano na? Di wala din? Oo. Kaya piliin mo yung ano, may natong. Hindi naman sa natong. Ibig sabihin, hindi naman porque kinalam mo. Kailangan ba ng mayaman na mayaman? Hindi. Ang kailangan doon, hindi mawawalan, kailangan may madudukot. Opo, ganun talaga. Yun ang purpose kung bakit ka mag-aasawa eh. Kasi kung gutumin ka, kung gabi, may dudukutin ka. Kaya nga kung mag-aasawa. Ay, dudukutin. Magugutom. Tawa na tawa si kuya. Sir, kala mo, nagbibiro. Siyempre eh. Masaya lang, nakikita ka sa kita kaya masaya. Masaya ako kasi nakasali ako sa programa. Masaya kasi nakikita kita, ganun. Masaya rin naman ako kasi may na-encounter akong bagong... Saan ka nga sa Bulacan, madam? Marilao. Ano yung binaha na viral? Daan ng ano yun, ng May Kawayan. Balinsuyo, ay... Malayo sa May Kawayan. Na binagyo sa Karina dito. Lugar namin, talagang baha. Marilao. Malapit po. Malapit po yan sa exit, ma'am, no? Ng Elex? Opo. Ayun. SRDJ exit. Malapit. Punta ang ano? Baguio. Oo. Exit nga, no? Ano doon pa ako sa Saudi noon? July. July ng July. Malinta exit. Bahay ko, binagyo. Saan ang gamit? Saan po ba kayo dito, right, sir? Sa ano, sir? Sa Maynila? Sa Quezon City. Malapit lang ako sa Sandigan. Ah, sa Sandigan. Bayan, o. Sa part niyo ba yung Sandigan, Sir DJ?
Yes, ma'am. Ano po? Sir, isang Digan ba sa Fairview ba yon? Bago ang Fairview. Kung galing kang... Papuntang Fairview. Pag Commonwealth. Galing ka ng... Halimbawa, galing ka dali sa... Galing Kubawa. Ka ng Alabang. Da, agi, anana, puntang Fairview. Oh, isang tapos, sakay lang. Tapos galing Fairview, ma'am, pwede ka tumagos na pupunta sa inyo dyan sa Marilao. May mga shortcut dyan. Oo, oh. 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 Kaya kung may babalik... biyahe rin yung Marilao dyan sa Fairview. Dami dyan. Oo. Pwede ka... Greet mo ako sa birthday ko, Ben. Pwede ah. Kailan po ba birthday nyo, ma'am? Saturday. Ah, okay. Wala. Ah, sa pitsa ano? Araw ng patay. Adas naman po. Saturday, Sabado, ano, Ados. All Souls Day. Ados naman, November 1. Pero okay na rin yun. Karugtong na rin yung 1 yun eh. Hindi, puro malagkit pala yung handa mo sa birthday nyo, ma'am. Wala, ano lang, pampaaba lang ng buhay. Pansit? So, sayang kasi yung puro kakain ng malagkit. Ganyan. Tapos wala ka man lang asawa. Sayang. Hindi talaga mawala ng biko yan pag ganyan ha. Opo. Araw ng mga patay. Ang araw ng patay, hindi nawala talaga ng biko yan. Hindi, araw ng mga buhay yan eh. Kasi kumakain yung mga buhay, hindi naman patay. si DJ talaga, kalog talaga yan si DJ eh. Hindi ah. Marami. DJ kasi sobrang kalog yan. Alam mo DJ, kumukha mo yung ano, yung DJ sa ano sa dati pinagtatrabaho ko sa Recto. Saan DJ sa Disco Bar? Sa may Recto Disco. Saan po 'yun? Ano, 1990s 'yun. Ay, eh, baka ako kumukha 'yun. Kamukha ko po ba? Sa ano? Sa bar po ba, sa bar? Hindi siya bar, disco. Ah, disco ba? O, yun nga, oh. After class. Baka kasi, DJ lang na yun. Ay, hindi. Kasi, nag-DJ lang ako. Baka MC yung tinutukoy ni ma'am. MC po ba? Yun yung mamiking? Oo. Ayun yung mamiking? Ay, hindi ako yun. Ay, ako, nagpapatugtog lang ako ng playlist music, eh. Tsaka, ayun, bakit? Siya nagpapatugtog sa disco ba? Tapos ako naman yung nag-operate ng mga ilaw. Ah, okay. Sa controller. Ah, so, parang ikaw nga, siguro. Naalala ko. Sabi ko na eh. Kahit pagtawag ko sa'yo kanina, sabi ko pa mukhang familiar to si Ma'am Lily sa akin. Parang nakakasama ko na to sa trabaho. Ah, ikaw nga po pala. Walang pinagbago ha. Maganda pa rin ha. Kung talaga TJ ha, rumarides ka sa akin ha. Hindi ah. Sabi mo eh. Sabi mo. Kaya nga sabi kay Kukundi, kung ma'am, sabi niyo po kasi lahat ng mga naliligaw sa inyo, mga naging boyfriend mo, mga boyfriend mo. Hindi naman lahat naging boyfriend, ano lang ba yung kaibigan na sa phone? Hindi naman lahat boyfriend. Hindi yung sabi nila, gusto nila mapakita mo daw yung ano yan. Gusto mo kasi sa personal, di ba? Oh. Yun. Kaya nga sabi ko po kay sir, kung kailan ba ninyo pwedeng tutuhanin, sir? Sa kanya yun. Kailan? Kaso, malayo man ako. Pwede yan, malayo. Kasi Mindanao ako. Ayun. Mindanao? Pag may time, pwede naman akong punta ng Manila. Lumuwas sa Manila ulit, no? Saka, nung, ano? Nagtagpo, tinadhana. Oo. Nung nakaraang August, October, nandiyan ako sa may Santa Maria. Magkatabi lang yan, sir. Ah, Santa Maria. Malayo pa yung Santa Maria, Dan? Malapit lang dito. Ano, dalawang sakay. Kung tricycle, 300 pamasahe. Ah, malayo-layo. Diyan ako. Diretso naman yun. Diretso na yun sa Santa Maria. 8 kilometers lang po yan kung tutuusin. Malapit lang naman sana, sir, eh. Distansya, malayo. Malapit pa. Malapit lang yan sa Quezon City.
Pero DJ, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami dahilan. Pwede. Tama. Paano kung ayaw, madaming dahilan yun talaga. Pag gusto, kaya gawa ng paraan. Ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, gawa ang paraan. Tama. Kunin mo na lang yung emo ko para... Ayun ano? Na po, sir. Oh. Anong kukunin ko, kuya? Anong kukunin ko, sir? Emo. Ayun mo ba? Sayun mo. Emo. Emo number. Hindi, parahan mo ako. Connected na po kayo niyan, sir. Automatic na. Opo. Yan na po yun, oh. Konektado na kayo. Kahit di na kayo magbigayan mamaya. Tuloy-tuloy na po yan. Oo, nasa Joey na nga pala. Mm-hmm. Paano pag nag-uusap kami ni Giselle, di marinig niya rin. Ay, hindi po. Pagtapos ko na kayo mai-live, wala na. Bingi na si DJ. Ano ka ba? Hindi ka na marinig ni DJ. Pero isang tegay niya. Hindi ko alam kasi. First time eh. Ako, first time ko lang dito sa Mali. Dapat nga pangalawa ko na nung nasa Saudi ako. Tinawagan ako ni ma'am, kaso wala akong signal. Hmm. Yun pala. Pwede na pala. Hindi. Chat na lang tayo. Calling. Pwede ako nagme-message sa ano, sa misang Fiverr, Imo. Nung nasa Saudi pa ako. Ay, Fiverr. May na mo po ko yun, no? Meron po. Nahawa na ako. Bisaya, dere ba? Mas maganda yung dito ka na po sa Pinas. At least tulad po nito may chance na magkita kayo ni sir. Pag sakali kung gustuin niya, luluwas siya ng Maynila ulit. Na-miss ko na ngang Manila eh. Wow. Isang taon pa lang ako di, ngayon nung November 9. November 9? Mindanao. November 9 ako dumating dito eh. Uh-huh. By the way, ano pinagkakabalahan nyo po ngayon, ma'am? Kasi sabi nyo po sa bahay lang po kayo, ano, umiinom po kayo kasi sa Saudi walang inom eh. Nag-aalaga ng apo. Ah, okay. Pero may balak ako magtrabaho kaso baban. Tagaan ko lang yung 10 buwan ng taon. Ano sa house, ano yung sa mga condominium na nagtatrabaho? Cleaners. Pwede na po 'yun. Ha? Pwede na po yun. Okay nga. Mm-hmm. Okay na sa akin yun. Dapat nga magsimula ako bukas. Chinat ako ng ano. Nakita kami sa Cubao. Sabi ko mag-birthday naman muna ako dito sa Pinas. Hindi ako mag-birthday dito. Dapat ngayon mo pinuntahan, ma'am. Ngayon ko nag-umpisa kasi swerte daw yan. 28 ngayon eh. Oh, para madali ka ma-promote. Hey, Sir DJ, ano? 6 na buwan ng kontrata. Aha. Stay in. Mali po ninyo. Asa man? Saan lugar? Sa Cubao. Sa Cubao. Lapit lang. Ano, doon kami mag-meet ng ano, nung agency ba? Lapit lang. Tapos nadali niya ako sa kung saan ako i-refer na amo. Sabi ko, sana mag-meet ako. Baka mamaya eh, binta ka, kunan ka ng pera, wala ka ng sweldo makuha. Oo. Mahirap ng ganun, di mo kakilala yung ano. Agency? Ano sa ano. Papalaro na lang tayo. Kasi wala naman ako asawa eh. Eh paano kung eh, binta ka nga? Hindi natin ang sarili natin pera. Ay, ikaw. Panahon ngayon ay, kasi daming... DJ, kailangan din natin ang sarili natin pera. Tama ah. Tama yun. Kasi kumakain ka, di ba? Okay, pambili mo ng napkin, wala kang pambili, hirap naman nun. Sabihin mo na yung mga anak mo may mga trabaho, pero kailangan mo rin talagang mayroong sariling pera. May sarili kang pangangailangan eh, di ba? Yun yun. Kahit pambili ng efficacy, hindi naman po pwedeng hingi ka pa dun sa mga anak mo. Parang, akala ko sa sir, sundalo. Ha? Akala ko sundalo kayo. Ex ako, ex sundalo. Ano na siya ngayon? Kayo?
De, kapgo lang ako, kapgo. Ah, kapgo. Bak. Parang, pero yung kapgo, parang ano din yun ah. Parang sundalo rin. Mga kasamahan ko, puro sundalo. Gin. Mga baril namin, mga high power. Mga 18-14. Pero DJ, mga anak ko yan. Hmm, dami mong anak, mama. Ang sayan siguro dyan, no? Ano yung nilalak ko ni mga anak ko, lima na may asawa. Yung isang anak ko dito, bakla. Walang asawa ko, bakla. Bakla, Ilan ba? Ilan lahat yung anak mo? Anim. Lima may asawa. Yung isa na lang anak ko, wala asawa, yung bakla. Okay. Ano DJ? Diba? Nasa sa inyo po yan. Yung Advance Merry, ay Holy Week pala muna, no? Opo. Ano na? DJ, hanggang kailan yung ano nyo, ang programa nyo? Ah, hanggang buhay ako, ma'am. Ha? Hanggang buhay ako. Gusto mo na talaga tigilan, ma'am? Diba, tigilan na. DJ, ano, diba ngayon araw ng patay, hanggang kailan ba? Hanggang 30? Opo. Eh, yung, mga yung mga sasali naman sa programa natin, ano eh, bunga buhay naman, hindi pa naman patay, di ba? Kaya araw-araw. Walang holiday, ibig sabihin wala. Holiday na, ano, November 1. Wala, kasi hindi naman lahat nagsiselebrate ng ganun eh. Okay. Yung iba nga po, kung kailan November 1, saka sila sumasali kasi may wala silang trabaho. Ganun. Bakit po ma'am, imbitahin mo ako dyan sa bahay nyo? Ari ka rito, DJ. Sa November 2? Birthday mo eh. Ano yun, Sabado, di ba? About timing. Oo, timing. Advance birthday na lang. Opo. Salamat, sir. Pang ilang taon mo na? 51 na nga ako. Ano magkaedad kayo, sir? 50 rin si sir, magpipiptiwan. Pwede pa. Pwede pang? Pwede pang ano, sir? Pwede nang ano? Anong klaseng pwede? Anong klaseng pwede? Ano gusto yun? Basta pwede. Malakas pa ang tuhod. Mm. Ay, wala na lang. Nakapagtayo pa nga ako ng ano, spaghetti pa baba. Eh. Ay, wow. Aba. Nagsusumba po kayo, ma'am? Ayun, mga libangan namin sa Saudi Arabia, yung Reels, TikTok, yan. Sayaw. Pawala ng stress. Pag panorin mo yung programa ni DJ, mawala ka ng stress. Kasi minsan yung mga sumasaling, nakakatawa. Nakakainis. Meron na, dami na rin atang nagkatuloyan dito ni DJ. Marami po talaga. Alos araw-araw, marami ng PPM na ano, nagkatuloyan sila ganyan, ganun. Pero marami nagkakatuloyan dito. Meron talaga nagkakatuloyan dito? Marami nga po. Marami nga naghiwalay eh. Naghiwalay sa asawa dahil nahuli ng asawa nila na sumali dito. Pag ako nakahanap ng asawa dito, pakilala ko sa'yo, baby. Wow. Ipupost natin. Opo. Yan na. Marami po kasi nag-ano dito, sir eh. Marami naman nagkatuluyan. Yun nga lang, komplikado ba? Kasi yung lalaki, may pamilya, hindi pa anal. Yung babae, ganun din. So, hindi po pwedeng ipopost yung mga laragway nila, mga mukha. Kasi sabi ko, gulo lang. Kasi naranasan ko na po yan dati, gulo lang. Tapos hindi mo naman masabi na talagang tatagal sila. Meron po dyan, isang linggo lang sila nagsiping. Iwalay na naman. Hindi agayon. Yung tipong marami pang late na nakakita ng post na yun na pinagka-congratulate sila, pero yun pala, hiwalay na. Mm.
Pero sa mga kasal-kasal naman, marami pong mga nagpakasal talaga. Marami nga naging kukuha sa aking ninong, pero malayo naman. Tatuloyan sa programa, makinukuha ka ng ninong? Oo naman, pero malayo. Wala pa akong magawa, ma'am. Pero kung ikaw ko, siguro, asa kasi sir, tapos sa bahay mo sa may kawaya, asa Marilaw lang, malapit kasi araw-araw dumadaan ako dyan eh. Malapit, pupunta talaga ako kung magpakasal kayo. Oo. Sana. Oo, bibigay ako ng isang litsyon. Sana. Sana ikaw na nga. Sana ikaw. Oo, magbigay ako ng isang litsyon, manok nga lang. Pwede na yun. Ano bang ayaw mo sa lalaki, madam? Ayaw sa lalaki? Siyempre, number one, babayero. Ha? Ang gusto ko sa lalaki yung... Ang gusto ko sa lalaki, lalo na ngayon, may edad na tayo. Gusto ko tanggap ako kung ano ako. Wow! The DJ? Gusto, tama. Wala na yata si sir, oh. Hindi na naririnig. Medyo may na po. Ayun na lang po siguro, ah. Baka may trabaho din po si sir. Connected naman na kayo sa isa't isa. Pwede po kayo magpatuloy off-cam, ha, sa pag-uusap ninyo. Naka-duty ako. Naka-duty ako, eh. Ah, okay, sige, sige. Thank you so much sa time, ha. Good luck. Thank you, DJ. Next time. Next time. Wala na. Kasi magpapakasal na kayo. Nantay 2 minutos nakalipas sa alas 2 na ng hapon. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa Wanted Sweetheart Live. Hapon po kayo ng Lunes, no? October 28, 2024. Fefo Kasawa, thank you so much. Kain tayo ng asparagus, cucumber at tomato. Wow. Maganda yan, ha? Pampaganda ng kutis. Fefo Kasawa. Mas lalong ano yan, makukumpleto yan kung meron ka ng jowa. Ang asawa naman yata to. Ito pala si Madam Bambini yung walang asawa. Madam Bambini! Si Madam Bamba. Sana all nakatagpo ng Ilunggo. Kamusta na po kayong dalawa? Thank you so much, ha. Marami na silaw dun sa sports car ni Madam Bamba nung nakaraang araw, ah. So, kahit gulong na lang daw sa kanila. Standby! 33 minutos na kalipas sa alas 2. Susunod. Si Rachel, pagkatapos si Jack, pero naka-private po yung account ni Ma'am Rachel, no? Ma'am Rachel, kakawalwal ko lang kanina, sabi ko, pag sumali kayo dito, gawin nyo public yung account ninyo. Huwag nyo ilagay sa private kasi paano namin kayo matawagan kung naka-private yung account nyo? Gusto nyo palablang pa... pribadong pamumuhay, tapos gusto nyo pa mag-asawa. Pasuyo po muna, Ma'am Rachel, kung nanonood ka po ngayon, nakamonitor ka, i-public nyo po muna yung account mo, day. Huwag kayo pinaugtas, day. Ayan, tumawag siya. Sabi ko, i-public mo lang, girl. Pag tumawag siya, nagre-ring.
Pero pag akong tumawag, hindi ako makatawag sa kanya. Hmm. Pero hindi pa pwede na siya ang tatawag eh. Dapat ako. Kasi para masagot din ni Boy. Wanted, sweetheart. Wanted. Private pa rin po yung account mo, Ma'am Rachel. Manager, naka-private pa rin, pero tumatawag siya, oh. Saudi po ba yan? Oh, malapit-lapit lang ka mukron. Kasi on, yung makigul. Lapit na po talaga yung Pasko, no? 57 days na lang, mahigit. Wow! Sabi ni Angela Rico, sabi niya, Idol DJ, paano po sumali dyan sa inyo? Single po ako. Naging idol niya ako, pero hindi niyo alam paano sumali. Idol talaga kita. Paano mo ako naging idol? No, na hindi ka nanonood. Kasi kung nanonood ka, hindi mo na kailangan itanong kung paano sumali. Pakibasa na lang sa description. Andyan po siya. No, pindutin mo yung live natin. Andyan po yun. Oh. Yan. Oh, ito po yun. Pak. Oh, may lalabas. Ayan. Basahin mo sa baba. Oh, wanted. Live now. Wanted. Ganyan, ganyan. Oh. Yung nga sabi ko, bago nyo isubo, alamin nyo po muna kung may sumubo na iba. Hindi yung subo lang kayo ng subo. Yung naghahanap ka ng walis, yun pala hawak-hawak mo. Yung nilalagay mo na sa kilikili, hahanap kung saan yung walis. O yun pala, andyan sa kilikili mo. Ganun din po yun. Basahin nyo muna sa description. Nandiyan ay sagot, ah. Hindi nyo na kailangan itanong pa. Magramuso na kumukuro na. Okay na. Balikan ko na sila, manager. Okay. Diyan ho, visible na si Madam Rachel. Ma'am, paki-open ang camera mo, ma'am. Mm-mm. Kasi yung mga anak mo sa profile, sila yung nakikita ko. Ayabaw, mahina signal niya. Wala si sir, manager. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ma'am Chel, saan po kayo ngayon? Nasa dapat kata po. Ay ba? Nakikita mo ba ako? Nakikita po kita, ma'am, pero hindi klaro ang boses mo. Naka-bluetooth po kayo? Delay ang boses mo pag naka-bluetooth ka. Ayan, oh, nagmumute-mute siya. Pusa siya nagpupula. Huwag kang mag-bluetooth. Upo ko na lang sa lollipop yung tas ko. Ayan, nagklaro ka na kasi dinisconnect mo yung bluetooth, di ba? Very good. Ilang taon po si Madam Rachel? Ilang taon po? 40 po, 40. Oh, 40. Ayan, klarong-klaro na. Oh, klaro ang boses mo, klaro ang mukha mo kasi hindi na kayo nag-bluetooth. Sa edad na 40, ilang taon ka? 40 nga po eh. I-off nyo lang po yung ano, di ba ma'am, sa settings. Sa settings, i-off nyo po yung ano mismo, yung Bluetooth. I-off nyo po muna. Yung sa settings mismo. Para hindi niya i-block yung data mo kung data ang gamit mo.
Ayan po, tapos na po. Opo, kitang-kita ko na. Sa edad na 40, ilang taon po kayong hiwalay, ma'am? 10 years na po. 10 years na, okay. So, 30 ka pa lang the time, naghiwalay na kayo. Bakit po, ma'am, kayo naghiwalay? Eh, ano po, mahaba po kasi yung ari niya? Kasi po, yung asawa ko. Huwag niyo mahabaan yung kwento, ma'am. Akala ko naman kung ano yung mahaba. Kaya kayo naghiwalay. Ano po ang rason, ma'am? Iksihan nyo lang po. Yung rason po na naghiwalay kami, mangbubog yung asawa ko, tapos mang babae. Sabi ko po sa kanya na okay lang po yun, mang babae siya, basta wag lang niya po kaming iwan. Naabot sa point na iniwan talaga kami. Yun lang po. Iniwan. Siya yung mismo ang nang iwan. Opo. Ito yung kambal ko. Oo. Ilang taon na po yung mga anak mo ngayon? Ilang po anak ninyo? 4 po. Yung panganay ko po, 20 years old. Mm-hmm. Tapos 18 yung pangalawa ko. Yung kambal din yung 11. Mm-hmm. Yung nasa profile ko po, yung dalawang bata, yung kambal, at saka yung maliit po ko po yun. Mm-hmm. So ilan po lahat? 4 lang pong anak ko, tapos okay. Yung may apo po ako, nag-asawa na kasi yung anak ko. Nag-asawa na. Bata pa. Sana po yung tatay, nag-asawa na po ba ng iba? Ng asawa ko po. Mm-hmm. Ay, nag-asawa po yung asawa ko. May asawa na rin siyang iba. Bali, nung nag-abroad po kayo, hiwalay na po kayo noon, ma'am? Opo. Matagal na po. Bago pa lang kasi ako dito sa Dua Qatar. 1 year at 1 month. Mm-hmm. Sige. Babaan niyo po muna yung tawag. Tatawagan ko po kayo ulit, ha? Para makapasok si sir. Okay po. Thank you. Ayan na po, no, si Jack at saka si Rachel. Sa Qatar po ngayon, si Ma'am Rachel, sir. Ikaw po, saan po kayo ngayon, Sir Jack? La Union. Mahina po busis mo, sir. Wala po kayong headset? Wala po. Lakas-lakasan lang po ang busis. Umuulan po ba dyan sa inyo? Hindi naman. Parang hangin yung naririnig ko. Try nga po ninyo mag-usap, ha, ni Ma'am. Wala po kayong asawa ngayon. Sige, lakas-lakasan lang pong boses para may lasa yung pag-uusap. Timer start! Paso. Wanted, sweetheart. Ano ba? Ano, may asawa ka ba? Or wala? Baka may asawa ka. Huwag mo na ipatuloy. Ilang taon na po ba kayo, Jack? 37. Ha? 37. Kasi ako 40. Tapos wala na po ako sa asawa ko. 4 yung anak ko. Nandito ako sa Dua Qatar ng trabaho. Ikaw, anong trabaho mo? Ha? Ano pa? Ayaw niya ng 40? Okay. Ayaw ng 40! Hala! Ayaw niya ng edad 40, ayaw niya ng 4 yung anak. Sir. Ayaw niya? Sa panahon ngayon, sir, mahirap magpalaki ng anak. Malalaki na po yan, may mga apo na nga po si ma'am, wala ka nang bibila ng gatas eh. Okay lang po.
Kasi pinindot niya yung cellphone niya, yung data doon. Yun off yung data. Manager, hindi ka nag-green? Hindi nag-green na si Boy, no? Pasilip nga po muna. Sa edad ng 37, off niya na talaga. Choice niya yun eh. Wala tayong magawa. Hindi po bali, sabi nga nila, kung may umalis, may darating. So, maghanap tayo ng iba mong makausap kami. Sayang, effort ka pa naman, naligo ka pa. Kasi ano, yung ano ko kasi, natulog pa. Yung laga mo? Ano po yung si girl, si boy manager, may anak, may asawa po yung dati? Wala naman ang puyatang dumidede sa mga anak po ninyo, ma'am. Wala naman ang puyatang kaagaw si sir. Hayaan niyo po. Ay, yung apo na lang. Yung apo na lang, nagagatas, ganun. Yeah. Pero, siyempre may mga preferences nga. Bawat isa may gusto. Oh, pero sa atin lang naman sana, kausapin lang sana. Kasi hindi po lahat ng mga nag-uusap dito na nakikita po ninyo sa live nagkakatuluyan. Minsan nagiging tulay nga po. Naging tulay lang. Oh, kunyari si friend lang. Oh, tapos yung nanay mo pala dalaga, baka yun ang magustuhan ni sir. Ganun. May mga ganun eh. Yung nanay mo pala byuda na rin, dalaga na rin. Oh, yun ang matipuhan ni sir. Hindi naging tulay ka, ma'am, di ba? Hindi lahat ng mga nag-uusap dito nagkakatuluyan. Alala ko nga po yung ano, alala ko na naman yung ano, yung taga Saudi na nagpa-line up, yung boyfriend niya, yung lalaki na naliligaw sa kanya dito sa Pinas. Sabi niya, kung makapasa ka sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, ligawan mo muna sila. Puntahan mo sila doon. Kung pumayag sila, makapasa ka sa kanila, pasado ka na rin sa akin. Kasi priority ko yung pamilya ko, mga anak ko. Aba, si boy siyempre, mahal niya rin si girl. Sa Saudi yung girl eh. Pumunta si boy ngayon sa lugar ng babae, ng girlfriend niya, ng, sa ibang probinsya. Justa. Nagpakitang gilas, nagigib tubig, nag-ngahoy. Tapos pa, masipag. Alam mo yun, yung hindi lang sinabi kasi ng girlfriend niya na yung nanay niya byuda din. Na-in love yung nanay ngayon. Nakatagay siguro si boy. Ginapang ni nanay. Nagulat na lang si girl sa abroad. Yung boyfriend niya nagiging tatay niya na. Hindi nga po talaga lahat ng nag-uusap dito nagkatuluyan, minsan nagiging tulay. Boyfriend mo naging tatay mo na lang. Stepfather mo. Kailan pa ba kayo dyan sa abroad, ma'am? Yung ano, 2023. Sa susunod na taon po, uuwi na po ako ng Pilas, October. Sige. First timer po ba, ma'am? Ngayon lang po ninyo yan ginawang mag-abroad? Opo, kasi dyan sa Pinas kasi yung ano, yung hindi pa kasi yung ano ko sa mga anak ko kasi nakaharal na yung dalawa, college na po. Tapos yung tatay po ba? Yung tatay may sarili ng pamilya? May bago ng pamilya ngayon? Opo, meron na. Hindi ko na po sila pinakailaman. Hindi nagsusupport? Kung saan siya masaya. Hindi po nagsusupport sa mga anak ninyo? Po? Hindi siya nagsusupport? Hindi po. Pero sa ako ng Diyos, sa katrabaho ko, na ano ko yung mga anak ko naman, na malaki naman sila, nakaaral naman sila ng maayos. Hanggang nandito na po ako nag-abroad, kasi college na yung dalawa ko, yung panganay at yung lalaki ko. Tapos yung kambal ko, grade 6. Tapos yung apo ko, nag-aaral na din. Kaya todo
nagtutrabaho po ang mama para po sa mga anak ko. Sige. Ilan naman papel natin dito sa mundo eh, di ba? Ang anak lang naman natin yung ano, inspirasyon talaga. Sige. Ano po ba, hanap mo si isang lalaki, mas may edad po kumpero sa inyo? Ma'am, kasi tulad po niyo, kasi 037 pa lang. Eh, wala naman po akong ano sa edad. Mm. Yung akin lang, yung mabait, at yung tanggap ako, at yung mga anak ko, yun lang po. Tapos yung may, hindi naman po kung may trabaho o wala, pero kailangan yung may trabaho po kasi ano, parang pare-para kami dalawa nagtutulungan sa mga ano namin. Tama. Kusin, kung ganun, kung kami man po yung ibigay. Ano po ba ang gusto ninyo, yung single father na rin? O the binata talaga? Eh, ano po kasi yung may iba kasi po yung ano, may single father na sabi single pero hindi. Ay, wait lang po. Balik mo kayo, tawag ka yung alaga kong kasi. Sige. Nagising yung alaga. Sige, nagising yung alaga. PM lang po kayo sa hotline natin ha. Nasa line 1 si girl, si Ma'am Rachel, mula sa may Qatar. Ayun. O, ito po muna si Antonio, pagkatapos si Edwina. Edwina. Paglalaki to Edwin ang pangalan. Magandang hapon, Madam Edwina. Saan po kayo ngayon? Saan lugar kayo, ma'am? Sa Japan po, Dave. Oh, sa Japan, sabi ko na eh. Mga ganyang mga beauty talaga sa Japan yan. Mga magaganda. May bangs. Okay, sige. Wala pa kayong asawa ngayon, ma'am? Boyfriend? Wala, hiwalay ako, Dave. Ay, hiwalay na. Sige. Si Antonio, Sir Antonio, pakisagad ng ulo, sir. Ayun na po, sir. Oh, yan. Okay, para makita ang ulo. Wala po okay kayo sa... Okay na po, sir. Kita na ang ulo. Saan po kayo ngayon? Nandito sa Samar. Ah, sa Samar. Wala po kayong asawa? Nasa Samar ako. Nandito sa province talaga. Opo. Wala po kayong asawa ngayon, girlfriend? Wala po, sir. Ikaw, ma'am, hiwalay na po sa asawa niyo? Opo. Okay. Sige. Usap po kayo ni Sir Antonio. Pasok. Wanted. Sweetheart. Hi, ma'am. Good afternoon. Hello. Good afternoon po. Kumusta po kayo? Okay lang. Nasaan po kayo ngayon? Nasa Japan. Sa Japan. Ilan taong ka na, ma'am? Tanda na. Sabihin mo, kahit matanda ka, bakit? Okay naman lang sa akin eh. Ikaw? Ha? Ikaw, ilang taong ka? Ikaw ang tinatanong ko muna kung ilang taong ka na, bakit ako ang tinatanong mo? Ilang taong ka na? 54. Ay, 52 pa lang ako. Mas matanda ka pala sa akin ng 2, di ba? Pwede ah. Maliit na bagay. Matanong kita. Kasi lahat na tatlo, pangatlo tong bis ko na pakasali dito kay Gigi. Ang tanong ko, kasi lahat na nakakausap ko dito, kaibigan lang palang hanap. Hindi asawa. Ang hinahanap ko dito, pag sumali ako, asawa. Ang itinatanong ko sa'yo, bakit ka sumali dito? Oo nga. Yun ang tanong ko. Diba? Ha? Ano ba ang hanap mo?
Kaibigan. Ayun, kaibigan lang. Parehas lang lahat ng nakakausap po dito eh. Kaibigan lang pala eh. May kanta yan eh. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Diba? Eh wala rin kwenta. Eh dapat yung sumasali dito, asawa yung hinahanap. Hindi kaibigan. Kasi ako, ang hinahanap ko asawa. Yung magiging asawa ko. Pero sir, doon naman nag-umpisa yun sa kaibigan eh. Tapos kung magkaintindihan kayo, kung ligawan mo muna sa sir, siguro kung... Pero open po kayo ma'am ligawan? Pwede po kayo ligawan ni sir? Pwede. Ah, yun. Pwede. Ligawan mo muna ako. Yun. Gusto ni sir kagad, asawa eh. Hindi naman pwedeng ganun sir. Ma'am, no? Oo nga. Nawala siya. Nawala siya. Hello? Tika lang po, tawagan natin ulit ma'am. Ibaba niyo po muna itawag. Okay, baka ayaw DJ. Hindi, baka nawala ng signal, may dumaan na aeroplano. Ibaba niyo po muna. Bakit ganon? Sumali kayo, asawa, kaagad. Hindi kaibigan. Ganda. Parang in love ako dun sa profile mo, mama. Saglit lang po. Hindi na sinasagot, manager? Pero online pa naman? Ay, naubusan ng data? Ay, ayaw niya siguro mag-effort. Kailangan na mag-effort, sir. Pampatibay ng relasyon yan. Para makilala ang isa't isa, di ba, ma'am, no? Hindi yung asawa ka agad. Pero may punto na rin, ma'am, kasi baka, yun nga sabi nila eh. Bakit kailangan mo pang kilalanin yung nang matagal na panahon, yung isang tao? Kasi sabi nga po nila, kailangan para makilala mo isang tao, magsama kayo sa isang bubong. So magsama kayo noon, lalaki, babae, at saka pareho kayong single, automatic mag-asawa na yon. So gusto siguro ni sir na yung habang kinikilala nyo ang isa't isa, magsama kayo bilang mag-asawa. Ngayon, kung pagdating ng araw na hindi mo siya makasundo, wala sa kanya, ihanap mo talaga, hindi wala eh. Oo nga. Oo. Iwalay agad. Oy, walay ah. Maghanap na naman ng makasundo, di ba? Paki-off nga po ng kamera mo, ma'am. Ay, wala. I-offline camera. Hindi pa ibaba yung tawag. Kasi tingnan ko yung profile ni ma'am. Tawagan ko na to. Hanapan natin ang iba makausap si Ma'am Edwina. Kasi, sayang naman. Nagpa-line up siya ngayong hapon. Tapos, hindi lang siya makahanap ng ano. Ayan, yung profile niya. Oh. Ma'am Edwina, ma'am. Ilang taon nga po kayo ulit ngayon, ma'am? Edwina? Ma'am? Ma'am Edwina? Wala. Ay, turut-turut. Hanapan sana natin ang ibang makakausap si ma'am. No? Sayang naman. Layo ng nilakbay. Galing pang Japan yan. Oh. Ma'am, kasi sa pangalan pa lang ni ma'am, sabi ko baka ano, lalaki siya. Oh, Edwin na. Ngayon lang ako nakarinig, nakabasa ng ganyang pangalan, babae, Edwina. Baka kambal niya, lalaki, no? May kambal siya, tapos Edwin yung pangalan. Ganon po yun. Hindi kaya Edwin yung tatay, tapos si Rowena yung pangalan ng nanay. Kaya naging Edwina. Hindi na talaga ma-reach out. Di naman tawagan si sir. Okay. Sige. Hanapan natin ang ibang makausap to si ma'am. Lunes na lunes. Uy, mag-uundas na. Kailangan. Sayang yung kinakain yung mga malagkit dyan na wala man lang kayong mga asawa. Hindi kayo makasindi ng kandila. Ano po yun, manager? Ayaw niya. Next time na lang daw? Hindi,
Ah, okay. Hindi naman po pwedeng nag-drive. Gabisyo yung mga signal. Subong sa mga guest ng mga lalaki. Anong naman pang kaon si ni man? Mga sirs! Mga sirs! Anong nangyari? Na yung pambato ko ah. Kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Edwina, nasa line number 2 sa Viber siya. Nakaka good vibe si Ma'am, no? Nakakatawa yung mga reaction niya. Sumisili. Pagtawag ko mismo, gumaganon siya. Parang tinatakot niya ako na parang ano. Maraming salamat, Charlene. Naka happy Monday. Pag sumali kasi kayo sa Wanted Sweetheart, dapat asawa na kaagad. Kasi kung mag-asawa na kayo, dun magkasama na kayo sa isang bahay, dun yun na makilala ang isa't isa, ang ugali, di ba? Kasi totoo naman po yung mga sinasabi nila na makilala mo lang yung pag-ugali ng isang tao kapag magkasama na kayo sa isang bubong. Kung ikaw babae at hindi ka pa sigurado sa kanya, magsama lang kayo sa isang bubong. Sumuot na lang ng panty na lata ba? Lagyan mo ng ano? Kandado. Okay. Ah, nawala yung... Sige. Tawagan nga po natin ulit. Ayun, nakala ko ba naman tuluyan mo nang nakalimutan si Ma'am, sir? Akala ko, sir, ayaw mo sa akin. Oh. Hindi, talagang hindi kita ayaw. Talagang nawawala na yung signal ka dito. Okay. Mukhang may batang umiiyak, sir. Maaaring kasi ito, at saka parang may bagyo eh. Ay. Kaya nawawala yung signal. Okay, sige. Pausap po kayo ulit ni Ma'am Edwina. Ma'am! Taga saan po kayo? Saan kayong province? Saan ang province nyo, ma'am? Baro Ilanao del Norte. Ay! Davao? Lanao del Norte, Baroy. Baroy? Sir? Ay, hindi ko yan alam. Saglit lang ha, sir. Yung anak po ninyo, sir, umiiyak. Bawal po kasi baka maputo live natin. Kayo na lang po siguro ang umalis, sir. Bawal po kasi yung may maingay, may umiiyak na bata. Kayo po sir, dito may malapit kasing may anak eh. Oo, yan nga po, kayo na lang po ang umalis para hindi maingay yung bata. Dito sir, okay na? Ayan, medyo okay na. O sige, dito na lang ako sa damuhan. Okay. Nasa bundok kasi ako ngayon eh. Oo. Sige ah. Ikaw, ma'am? Nasaan ka ngayon? Nasa Japan. Oh, sa Japan. Nako. Paano yan, ma'am? Ako, isang mahirap lang. Isa lang ako magsasaka. Magkagusto ka pa kaya sa akin? Ha? Umbot sa langaw. Ha? Mahirap lang ako. Mahirap din ako eh. Mahirap din naman ako, mahirap. Dalawa na kayo maghirap din. Ay, hindi. Matanong ko sa, ilang taon ka na pala? 54. Ah, mas matanda ka sa akin ng 2 taon. Pwede. Pero wala naman sa edad dyan kung talagang magkaintindihan tayo. Kasi 3 beses na ako sumali, ma'am, dito. Lahat ng nakausap ko, puro kaibigan lang pala yung hinahanap. Kayo, ma'am, ang hinahanap nyo, ano? Matanong kita. Ewan ko, umbot sa langaw.
Forever nga yung hanap ko. Ha? Forever. Ayun. Baka mamaya sabihin naman, ay, kaibigan lang hinahanap ko. Katulad lang kausap ko. Eh ako ang asawa talaga ang hinahanap ko kasi wala akong asawa. Kaya sumali ako dito kay Gigi, asawa ang hinahanap ko. Hindi kaibigan lang. Kasi kung kaibigan lang, marami naman ako dito kaibigan eh. Kaya saan ako pumunta, marami akong kaibigan. Bakit? Single ka? Wala kang asawa? Wala kang asawa? Wala akong asawa. Single na single. Ang mga anak ko, dalawa lang. Babae at saka lalaki, dalawa lang apo ko. Dalawa ang apo ko. Ang bunso kong anak, 23 na ang edad. O paano yan eh? Wala, nag-iisa na lang ako sa buhay. Kaya ang hinahanap ko dito, hindi kaibigan, asawa. Na yung mga kasama ko hanggang pagtanda. Diba? Hindi kaibigan ang hinahanap ko rito. Asawa ang hinahanap ko. Kung may magkagusto sa akin. Ngayon kung wala, ay bakit naman eh, wala tayong magagawa, di ba? Kayo ma'am, anong hinahanap nyo? Bakit kayo sumali? Kaya ganun ako magsalita. Nung araw, hindi ganun ako magsalita. Nadala lang kasi ako sa dalawang bis na pagsali ko rito eh. Puro kaibigan lang yung hanap eh. Hindi naman ako sumali para kaibigan lang. Asawa ang hinahanap ko. Hindi kaibigan. Eh ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang hinahanap nyo para sumali kayo rito? Diba? O, ibig sabihin, ganun din ang hinahanap ko. Pareho tayo. Kaya nga, yung hinahanap ko rin, yung totoong tao. Baka mamaya, maligno pala, no? Hanggang galita lang. Diba? Baka mamaya maligno pala. Hanggang galita lang, wala sa gawa. Diba? Ayaw ko nang ganun. Ako, prangkahan ako kasi hindi naman tayo mga bata, diba? May mga edad na tayo. Ang gusto ko, yung prangkahan, yung hindi sinungaling. Yun totoo. Na magmamahal ka ng isang tao, mamahalin mo siya, ganun. Ako, mapagmahal ako sa uto lang. Pero ayaw ko din ako. Ayaw ko rin na linuloko ako. Diba? Ikaw ma'am, ikaw naman magtanong sa akin. Bakit wala ka pang asawa? Wala nga. Mga katatlong buwis ba akong sali dito kung may asawa ako? Kasal ka ba? Wala, hindi. Hindi. Isa naman lang lagi na asawa ko. 22 years. Ang hiwalay na namin. Hindi ako nag-asawa. Para sa mga anak ko lang. Ngayon na may mga anak ko, may mga asawa na, may mga pamilya. Inag-iisa na lang sa buhay ako. Eh bakit? Bakit pa ako mag-aaro sa mga anak ko eh? Siyempre, nung araw hindi ako nag-asawa. Ngayon, gusto ko mag-asawa para may pakasama ako sa habang buhay, di ba? Sa pagtanda ko. Ang tanong ko, ikaw ba ma'am, ano ba ang hanap mo dito? Kasi nadadala na ako eh. Diba? Kaya ganyan ako magsalita. Tatlong bis na ako sumali. Pangatlo ngayon, sumali ako. Ilahat na nakakasali ko, lahat na nakakausap ko, puro kaibigan lang palang hanap eh. Hindi asawa eh. Eh ako, ang hinahanap ko, asawa. Hindi ako naging kaibigan. Marami ako ditong kaibigan eh. Dito sa amin lugar, kilalang kilala ako. Kahit saan lugar dito, kilala ako. Dahil dati, negosyante ako. Ano ba ang trabaho mo? Ha? Isa ngayon, nag-aalaga na lang ako ng mga baboy, manok, at saka ano. Ano lang ako dito, inya magsasaga. Nag-aalaga ng mga baboy, magsasaga, ganun lang. Dati, negosyante talaga ako. Saka nasa siyudad ako, Tacloban, Manila. Negosyante ako dati. Pero ngayon,
Simula nung maghiwalay kami ng asawa ko, hindi na ako nagnegosyo. Dito na lang ako sa amin, nag-ano. Negosyo rin kasi alaga ng baboy. Ngayon niya ang baboy ko, nagbinta ko ngayon. 42,000 ang binta ko ngayon. Sa isang inahin lang yun. Diba? Ay, may mga tanim ako rito. Marami akong tanim. Kaya kahit di na ako magtrabaho, dito na lang ako sa amin. Buhay na ako rito. E bakit maghahanap pa ako ng ibang lugar? Diba? Sumali ako rito, ang hinahanap ko, yun ang kaya tinatanong ko. Ako gusto ko ng mag-asawa. Ang tanong ko, kayo ba ma'am, pagsali nyo, gusto man nyo ba, asawa ba niya ang hinahanap nyo? O kaibigan lang? Forever nga. Sigurado ka? Oo. Magkaintindihan ba tayo dyan? Malay mo. Okay. Sige, magtanong ka sa akin. Tapos na ako eh. Ano ba ang may datanong ko? Kasi yung ano, bubuhayin ako, hindi ako ang bubuhay sa kanya. Bakit? Napakain mo ba ako? Kaya kitang pakainin, ma'am. Pag kumain ka lang, buhay ka. Pag hindi ka kumain, yun lang. May bahay ka ba? Mayroon, bakit hindi? May bahay ako. Tama ako titira kung wala akong bahay, ma'am. Mahirap kasi ako, wala akong trabaho, walang-wala. Dating ba? Wala namang problema yan, ma'am. Ang importante, kasi sa auto lang, ang babae, nasa bahay lang talaga. Hindi nagtatrabaho yan. Ang lalaki ang nagtatrabaho para sa pamilya, diba? Alam na alam ko naman yan eh. Ang kailangan ko, yung inahanap ko, yung pagkakatiwalaan ko sa bahay, yung maiwanan ba? Hindi yung pagdating ko, iba pala yung umaano eh, diba? Hindi ah, matanda na tayo, wala nang may gusto. Hindi, dahil aywan ko lang. Depende ma'am. Wala kasi... lang, wala nang umaaligid. Wala bang nagagusto diba? Sa'yo ma'am? Wala pong nanaligaw? Patapos na tayo sa world. 50 plus ka pa lang. Wala nang... Pero... Lokohan. Ang tao talaga, alam mo ma'am, nagbabago lang talaga pag matanda na. Katulad sa akin ngayon, dati talaga marami talaga akong bisyo. Pero sa ngayon na medyo matanda na ako, ngayon lang ako nagbago. Maniwala ka sa akin. Ano bang bisyo mo? Umiinom ka ba? Marami akong bisyo. Inom, sugal, nung araw. Pero ngayon na matanda na ako, iniwasan ko na yun kasi sabi ko sarili ko, matanda na ako. Hindi ko na yan kaya ang mga bisyo na yan. Kaya ang kailangan maghanap buhay ng ano kasi pag magkasakit ako, para may pagkunan ako ng ano. Diba? Eh kung wala tayong... Wala kang sakit? Wala pa. Lakas-lakas ko pa. Tingnan mo nga, lakas-lakas ko pa oh. Nako. Kahit limang bisis pa sa isang gabi. Ano? Ma'am, sa auto lang. Sakit ka. Kahit limang bisis pa. Naintindihan mo yung may sinasabi ko. Kahit limang bisis pa sa gabi. Kaya ko pa. Sana all di ay. Ito yan. Ha? Sana all. Hindi nga, hindi ako nagsisinawain. Totoo yan. Lakas-lakas ko pa, tingnan mo nga. Malakas ba ako? Ang inaano ko lang, sa edad ko ngayon, matanda na ako. Para sa edad ko, sa tingin ko, talagang matanda na ako. Gusto ko na mag-asawa para may makasama sa buhay. Kasi nag-iisa na lang ako sa buhay ko eh. Mga anak ko, wala na sa akin, di ba? Ikaw ma'am, ilan ba ang anak mo? Marami.
may asawa na din lahat. Mag-iisa na lang din ako. Kaya nga, eh wala naman problema. Mag-isa ka naman lang pila eh. Parehas pala tayo mag-isa. Pareho tayo. Eh, din, kaya nga, alam mo, ang tao pag tumatanda talaga, naghahanap ng mga kasama sa buhay. Kasi ang mga anak, di habang buhay, kasama mo, di ba? Kasi may mga pamilya na yan eh. Eh dapat tayo, katulad sa atin, wala tayong mga asawa. Eh naghahanap talaga ng mga kasama, di ba? Eh malay mo, ikaw masakit o kaya ako, hindi natural, hindi yung mga kasama may mag-aalaga, may sasabi, B, kumain ka na ba? Ano bang nararamdaman mo, di ba? Ganun yan. Eh kung walang kasama, eh sino ba masasabihan mo, di wala? Eh anak mo, malayo naman sa'yo. Katulad sa akin, mga anak ko malayo. Eh wala akong napagsasabihan kahit pag may sakit ako, wala akong nasabihan. Ganito. O diba? Eh wala, mag-isa lang ako. Kaya naghahanap ako, kaya nga ang sinasabi ko, hindi ako nagbibiro, asawa yung hinahanap ko rito. Tatlong beses na ako sumali. Lahat ng nakausap ko, kaibigan lang pala yung hinahanap eh. Hindi asawa eh. Dapat yung sumasali dito, asawa yung hinahanap. Hindi yung hinahanap yung ano, kaibigan lang. Eh ako, yung kaibigan lang. Kahit Manila, Tacloban, dito sa amin lugar, kilalang kilala ko. Dahil sa kabaitan ko, marami akong kaibigan. Kaya sa ka magtanong, hindi ako nagmabayabang. Kilalang kilala ko. Dahil dati, negosyante ako. Ngayon lang ako tumigil sa pagnegosyo. Nag-alaga na lang ako ng baboy, palayan ko, nasipaso ko, mga tanim ko, di ba? Iba't naman ako magnegosyo pa, mag-isa na lang ako. Eh pero kung may mga kasama ako, bakit hindi naman, di ba? Di ba pwede yun? Oo. Nasa kanya yung kung siya magninegosyo, ako nasa palayan tao sa mga baboyan ko, sa mga alaga kong manok o kaya mga ano. Eh siya, kung gusto niya, sabihin ng asawa ko, ay, pa mag-ano ako, magninegosyo ako ganito. O sige, ikaw, bahala ka. Basta ako, dito lang ako kasi dito may mga palayan naman ako, tao sa ano, baboyan, eh. Eh kung sa atin lang, buhay na tayo, eh bakit naman maghahanap tayo, maghahangad pa tayo ng iba? Diba? Ikaw, ano bang hinahanap mo? Ikaw, magninegosyo ka ba? Bigyan kita ng hanap buhay. Ano ba yun? Kung magninegosyo ka. Anong negosyo nga? Ikaw ang tinatanong ko kasi hindi naman ako magninegosyo. Ikaw, kasi dito, buhay na ako dito sa amin. Ang tanong ko, ikaw ba, asawa talaga ang hinahanap mo? Uri, pero ang hinahanap ko, yung panghabang buhay ba, yung till death do us part. Hindi magkakasundo tayo dyan. Kasi nga, asawa nga ang hinahanap ko. Kasi isa matagal ngayon. Ako nag-iisa, 19 years. Ako, 23 years. Parehas tayo pala matagal. Diba? Isa ngayon. Ay, matanong ko pala, saan ka ngayon? Nakalimutan ko pala. Dito nga ako ngayon sa Japan. Ah, sa Japan. Hindi pa kailan ang bakasyon mo? Kasi wala akong pamasahe. Ikaw naman, nandiyan ka tapos walang pamasahe. Kasi mahal ang aeroplano eh. Ay, hindi pwede yan kasi nandiyan ka tapos baka sabihin mo sa akin, padalang kita na pamasahe, nasa Japan ka, hindi marami pera dyan. Ay, hindi pwede yun. May langaw din pala, may langaw din pala dyan sa Japan, ma'am, no? Ma'am, may langaw din pala dyan. Hindi naman ako scammer, no?
Nako, ma'am. Ilang bis na ako dyan na ano, naloko. Ambot sa langan. Ngayon, ano na ako, natauhan na ako ngayon. Kaya, kung bakit ganun ako magsalita, kaya ganyan ako magsalita, alam mo, nadadala na ako eh. Diba? Natauhan na ako. Natauhan ako. Diba? Idatera ako, hindi ako. Ano lang, bigay ng bigay, ganun, ganito, ganun. O sa ngayon, natauhan na yung isip ko eh. Hindi na mangyayari sa akin yun. Ano, sa auto lang. Excuse me, ne, pag-uwi ako, hindi ako mangingi ng pamasahe sa'yo, no? Kaya nga, pag, kung bakit ako ganun magsalita, tapatan ako magsalita. Hindi ako, eh, matanda na tayo, bakit naman tayo maglulukuhan pa eh, di ba? Dati rati, nagpapaluko lang ako. Pero sa ngayon, hindi na ako maluluko. Auto lang. Bakit? Ang tunay, ang tapat at tunay ang hinahanap ko. Kaya nga tinatanong kita kung ano ba ang hinahanap mo. Eh sabi mo forever eh. Ako, asawa ang hinahanap ko. Yung totoong tao. Hindi sinungaling. Hindi kaibigan yung hinahanap. Diba? Nadadala na ako dyan eh. Sa tatlong beses pa naman nasali ko dito kay Gigi, nahihiya na nga ako kay Gigi magsumali. Oo, sa auto lang. Biro mo, nakasali ko, taga Mindanao sa una. Tapos taga Manila. Putang ina, mahanap pa na mga kaibigan. Eh, dami pa naman ang kaibigan nila doon. Bakit na lang hindi doon? Kinausap pa ako, di ba? Eh ako, sumali ako dito. Asawang ina, kaibigan. Di ba? Prangkahan ako magsalita. Kaya bakit ako ganun magsalita? Nadadala na ako kasi. Oo, sa auto lang. Hindi na ako naniniwala basta-basta. Si pangit naman yung ganun. Makikipagkausap lang dito tapos sabihin, ay, kaibigan lang yung hinahanap ko. Foreigner yung hinahanap ko. Katulad yung pangalawang sali ko. Foreigner pala yung hinahanap niya. Eh sabi ko, bakit sumali ka dito? Foreigner pala yung hinahanap mo eh. Ako, hindi ako foreigner. Pilipino ako. O diba? Kaya prangkahan na ako magsalita ngayon. Ano, ma'am? Magkasundo ba tayo kaya? Siguro. Ganon din ang hinahanap ko eh. Eh di ibigay mo sa akin yung ano mo, yung... O kaya, mamaya na lang, Facebook eh. Ibigay mo sa akin yung Facebook mo, kaya yung akin, di ba? Para magkausap tayo. Eh hindi na tayo nasa live. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo ba? Eh mamaya na, bawal dito kay Gigi, ano yung ano. Hindi pwede sabihin, mamaya na sa... Pag magsabi si Gigi na ano, i-hope na tayo niya, tuloy-tuloy naman natin yung pag-uusap. Okay. Doon mo ibigay sa akin yung Facebook mo, kaya ako magbibigay ng Facebook mo. Wow! Okay. Diba? Hindi pa naman tapos yung pag-uusap natin dito eh. Gigi! Yes, sir. Hindi pa ba tapos yung pag-uusap namin? Gusto mo na ba tapusin, ma'am? Ay, hindi na. Hindi naman. Wala akong sinabi. Tinatanong lang kita kung matagal pa. Kasi si ma'am... Magsalita din. Magsalita po kayo, ma'am, para... Baka may tatanong po kayo kay sir. Ako, ano ba yung ano mo? Anak sa isang babae? Magalita. Yung mamahalin ako. Yung tapat sa akin. Ganun lang kasi hindi ako. May ano ka? Ayaw ko ng babae sinumaling. Teka muna, may lupa ka ba? Mayroon! Ang tinatanong ko sa'yo, ma'am, hindi ka ba sinuwaling? Tapat ka ba? Lupa. Hindi ako. Tapat ka ba? Sinuwaling. Kaya nga, tapat ka ba? Oo.
Honest ako, honest. Ayun, magkakasundo tayo. Kasi yung asawa ko sinungaling eh. Bakit? Oo nga, hindi ako nagsusunungaling. Makikita naman niya dito sa live kung buhay pa siya ngayon. Di ba? Sasabi ako ng totoo kung buhay pa siya ngayon. Ako humiwalay sa asawa ko. Alam mo kung bakit iniwalayan ko? Sa dami siya ng bisyo. Inom, sugal, bisyo, mga barkada, shabu. Ayun ang hindi ko natiis na magsasabu siya. O diba? Buhay pa kasawa ko, maganda kasawa ko kahit tingnan mo sa profile niya. Pwede ibigay ko sa'yo yung, pro, yung Facebook niya para makita niyo. Ang ganda talaga. Maganda nga lang. Kaso, maraming bisyo. Yun ayaw paano ko naman. Teka muna, paano ngayon yun? Hindi ako maganda. Hindi naman inaanap ko yung kagandahan. Ang importante yung pagkakatiwalaan ko. Pagkatiwalaan ba kita? Hindi baka, nga. Teka muna. Baka hindi mo ako tayo. Ang hinahanap ko, yung pagkakatiwalaan ko, hindi maganda. Di ba? Oo, oh, tumitingin ka sa akin ng ano. Hindi naman maganda talaga ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko, yung pagkakatiwalaan ko. Ang hinahanap ko. Yung mamahalin ako. At mamahalin ko rin siya, di ba? Hindi ako lulukuhin. Pag wala ako, baka mamaya ibang lalaki na nandoon, di ba? Yun ang inaayawan ko. Maganda nga asawa ko. Pero pag makatalikod ako, iba na ang nandoon. Pinapalitan pala ako eh, di ba? Yun ang hindi maganda. Nagis mo na? Ha? Oo. Oh, yun pala eh. Hindi ko inaanap ang magandaan ng tao. Ang importante, yung pagkakatiwalaan ko. Okay. Di ba? Hindi ako naghahanap ng maganda. Ako sa auto lang. Eh ako, pangit naman. Tingnan mo, pangit naman ako. O, napaka-pangit ko. Pero, hindi ako naghahanap ng maganda. Kasi pangit naman ako eh. Isa lang akong magsasaga, ano, ganito. Pero sa pagnegosyo, marami akong alam. Kasi dati akong negosyante, nung araw. Nung magkahiwalay kami ng asawa ko, tumigil ako sa pagnegosyo. Umuwi ako sa amin. Kasi, bakante lang ang lupa namin. Tsaka, ipaw naman dito, hindi yun ang anuhin ko. Ngayon, magsasaga na lang ako. Pero marami akong alagang hayop, di ba? Kaya buhay-buhay na tayo, ma'am. Dalawa lang tayong kakain eh. Wala naman tayong bubuhayin. Ang hinahanap ko kasi yung bubuhayin ako, hindi ako ang bubuhay sa kanya. Tapos may, siyempre may sarili siyang bahay. Kaya nga, ma'am, bakit naman kita iyayin ng dalawa lang tayong kakain? Bakit naman hindi tayo mabubuhay? Ikaw naman talaga, oh. Mga anak ko, dalawa lang ang anak ko. May mga pamilya na yun. Eh, yung mga so, anak mo, sabi mo, may mga pamilya na. Yung mamahalin ako habang buhay, yung alagaan ako, yun lang. Alam mo, ma'am, ako mapagmahal ako. Aalagaan kita. Hindi ka ba mag-ano? Hindi ka ba mamumugbog? Ano ba yun? Yung naku, ma'am. Binubugbog ba? Hindi ko yan ugali. Ang babae, ma'am, minamahal, hindi sinasaktan. Kasi sa auto lang. Sasaktan mo ako, papatayin kita. Joke. Naku. Yun lang. Mapapatay mo lang ako, ma'am, kasi hindi ako marunong malakit ng babae. Ang babae kasi, ma'am, alam mo, minamahal yan, hindi sinasaktan. Ako marunong ako malakit, ma'am. Sa totoo lang, marunong ako malakit.
Itanong mo sa akin sa bakit ako marunong malakit. Baka hindi mo magustuhan. Banglasa ako malakit, ma'am. Sa uto lang. O, sagutin mo, ha? O, bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ko pinipilayan ang babae. Minamahal ko yan. Pero pag ako manakit, ibang klase ako manakit. Minamahal ko lang yan ng ano, ng lubusan. At saka magugustuhan pa niya pag ako nananakit. Oo nga. Hindi siya makagalit. O, diba? Ayaw talaga akong yung lalaking sasaktan ako, yung binubugbog ba? Kaya nga, ibang klase ako magbugbog. Ang pagbubugbog ko, minamahal ko. Saan ba, okay ba sa'yo? Ba ako? Nasaan ba sa inyo, Samar? Samar ako ngayon. Nakita mo, tingnan mo yung mga palayan. O, tingnan mo. Ayun o, palayan yun. Sa'yo yan lahat, sir? Oo. Oh. Lapad ah. Lupa mo yan? Lahat ng matatanaw natin? Oo. Lahat ng nakikita sa kamera, sir? Oo, tingnan mo. Ayan o, tingnan mo. Pati yung saging? Tsaka may mga alaga akong baboy, manok. Ganun yan. Dito ko sa province, sa amin. Eh kung sa tatay ko naman, may lupa rin ako sa Liti. Hindi dito sa Samar, sa Liti. Kaso nga lang, nakasangla ngayon, sinangla ko yun. Sa Liti naman yung tatay ko, taga Liti naman talaga eh. Nanay ko lang taga Samar. Isinangla ko noon, kasi wala naman nakikinabang. Mga tsahin ko lang, mga tsuhin na nakikinabang sa lupa doon eh. Kaya sinangla ko. Hindi naman ako binibigyan, tinataniman nila. Tapos hindi na sila nagpilipiti. Hindi sinangla ko ngayon. Hindi naman nila ako binibigyan. Di ba? Hindi ako nakikinabang. Kaya sinangla ko muna. Pero pwede rin ako bumalik doon. Anuin ko, tubusin. Kaya saan ako pumunta, sir? Ma'am, may lupa ako. Talaga? Oo. Liti, Samar, Manila. Sa Tacloban naman, kilalang kilala ako, negosyante ako dati. Kahit tanungin mo yung pangalan ko dyan sa Tacloban, kilalang kilala ako. Dati negosyante ako dyan. Kaya kilala ako. Hindi ako nagsisinungaling. Mahirap kasi ang tao magsasabihin mo yung ano ganito, tapos pagdating ng panahon, wala naman talaga, hindi ka kilala. Pero ako, ma'am, pag sa palengke ka lang, ma'am, punta ka lang ng Tacloban, tanong mo na yung pangalan ko. Kilalang kilala. Pero wala ako dun. Nakasamar ako ngayon. Pero itanong mo na yung pangalan ko, kilala ko. Kasi may karinderya dati ako dyan. Tapos yung trabaho ko dyan, seeker talaga ako dyan sa palengke. Ako ang seeker. Lahat ng dumarating na kalakal dyan, ako naniningil. Dati-rati. Pero kahit wala na ako dyan. Pero yung nanay ko, kilala rin. Negosyante rin yung nanay ko eh. Nandun pa rin sa palengke. Hanggang ngayon, negosyante pa rin nanay ko. Nasa palengke ngayon. Mga kapatid ko, pamangking ko nandyan sa palengke ng Tacloban. Kaya, kilalang kami. Kilalang kami talaga. Mga negosyante yung mga lahi ko kasi. Sa Maynila rin. Kilala rin ako pagdating ng Balintawak. Sa palengke ng Balintawak, sa Maynila, kilala rin ako. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagmamayabang. Mayroon pa siyang tao magsinungaling eh. Kaya saan ako pumunta, magpa-Maynila, magpa-Tacloban.
dito sa problem, kilala ko kasi mabait akong tao. Dati kasi ka, dati nga, negosyante ako. Pero ngayon, tumigil ako nung magkahiwalay kami ng asawa ko. Kasi namroglima ako eh, mahal na mahal ko yun eh. Kaso nga lang, ang pagmamahal ko, inano ko parang, inano ko kasi, ako mismo ang humiwalay sa kanya eh, kasi hindi niya maiwanan yung bisyo niya eh. Sabi ko, bisyo mo ba ang mamahalin mo ako? Eh, bisyo niyang, inaano niya eh. Hindi sabi ko, maghiwalay tayo. Kasi hindi pwede sa akin yun. Kahit yung mga anak namin, pinababayaan niya. Kaya naghiwalay kami. Ako ngayon, yung anak ko nasa Maynila, nasa kanya. Ako ang nagpa-aral. Tao sa ngayon, biro mo. Nasa kanya ngayon, ako ang nagpa-aral. Katarantaduan. Sabi ko sa anak ko, bakit pumunta ka ron sa nanay mo? Hindi naman siya nagpalaki at saka hindi siya nagpa-aral. Biro mo, ginatas ko siya. Ginagatas ko yung anak na yun. Tapos ngayon, lumaki na siya. Mayapo na ako. Pumunta tuloy sa kanya. Nandiyan sa tundo. Biro, sabi ko, kinilala mo pa rin yung nanay mo na hindi yun nag-alaga sa'yo. Masakit sa akin yun. Oh, sa auto lang. Nasa tundo ngayon yung anak ko. Nasa nanay niya, hindi naman siya nag-alaga. Ako tuloy nga nagpakakuba sa pag-aala, sa pag-aanap buhay. Yung nanay ko nagbantay, pag-alaga. Ako nagpapadala ako ng pera. Tapos pagpaaral sa kanila. Tapos pumunta pa rin sa nanay nila. Ay, pero hindi ko naman inano rin kasi ganun talaga ang buhay kasi magulang din nila yun eh. Hindi ko na rin inano. Inayaan ko sila. Kayo ba, ganun na din buhay nyo? Ha? Huh? Anong naging buhay nyo? Wala akong buhay. Ano ako? Dito ako sa Japan. Wala yan ang asawa ko. Kasi kung namagiwa, may ilan ba ang anak mo? Madami nga. Ilan nga? Sabihin mo ang totoo. Madami akong anak. Huwag mo naman kami takutin. Wala kang buhay. Kabahan ako sa iyo. Alam mo yun, connectin na po kayo sa isa't isa. Ay, walo. Overtime na, overtime na tayo ha. Tuloy-tuloy na lang po off-cam pag-uusap ninyo. Thank you. Thank you. Thank you, DJ. Mula pa lang kanina, pagtawag ko kay madam, hanggang, tinatakot niya na ako eh. Pag tumingin ko kanina, gumagano na siya. Tapos, bandang huli inamin niya, wala na siya buhay. Ang tipong lahat na ng buhay ni Sir Quinto niya, sama ng loob. Tapos, tinanong siya kung ano buhay niya, wala daw siya buhay. Ambot sa imong bangsa. Tipong binuhat na ni Sir lahat ng pwede buhatin. Kahit di niya nakaya, binubuhat niya. Tapos ma'am, nung ikaw yung tinanong sa buhay mo, wala kang buhay.
Guys, overtime na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapanating mga Pinoy abroad. Ito po ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition ngayong hapon ng Lunes, na October 28, 2024. Ako'y magpapaalam. Nakita-kits na lang po tayo mamayang gabi, na? Ayan, visible na po yung page natin. Kasi kagabi nag-inarte po yan hanggang kanina. Kaya sinubukan ko lang po eh. At mabuti naman, andyan pa rin kayo. Sa lahat po ng mga bumubuo natin para palatuntunan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga followers, subscribers, listeners natin worldwide. Ako po si Abian Mujel. Magandang hapon, Pilipinas! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here! OFW Radio.